Bible, you won't find the question, "Does God exist?" Instead, the Bible assumes a God who not only exists but also interacts with the people and the planet He made. The Bible is teaching us that there is only one true, all-knowing, and all-powerful God. So, what's in a name? You probably have three names. Your first, middle, and last name. Your name identifies you and your family. But in the Bible, the names for God describes His character. Yahweh. This is God's personal name. In Hebrew, it is written as four letters, pronounced as Yahweh, and is thought to mean I am, or I am the one who is, or I am the one who brings into being. God called Himself this name when He spoke to Moses. Because God's name is holy, Jewish people do not pronounce it, and substitute the word Adonai, which means my Lord. Translators of the Bible show the Hebrew word Yahweh as Lord in small capital letters. Often Yahweh is combined with other words to show God's character. Yahweh Sabaoth, the Lord All-Powerful, or the Lord of Hosts. Yahweh Roi, you Lord are my shepherd. El is an ancient word for God. El Shaddai, God All-Powerful, or God the One of the Mountains. El Elyon, God Most High. Emmanuel, God is with us. Elohim. This plural form of El means strength or power. It tells of God's supreme rule, creative work, and the mighty things He did for Israel. Jehovah. Hundreds of years after the scripture were written down, the vowels for Adonai were inserted under the consonant for Yahweh, creating a pronunciation that sounded like Jehovah or Jehovah, but this is not a natural Hebrew pronunciation. Jehovah Nissi, the Lord is your banner, or the Lord gives me victory. Jehovah Jireh, the Lord will provide. Jehovah Shalom, the Lord is peace, or the Lord calms our fears. Did you know that after that, Jews stopped saying Yahweh out loud except at certain special occasions because they considered the name too holy for everyday speech? They were afraid of breaking the commandment about misusing God's name. Father, when Jesus taught His disciples to pray, He taught them to call upon God as Father. Christians consider themselves to be children of God. Abba, an Aramaic word meaning Father, a term Jesus used to call upon God when praying at the Garden of Gethsemane. Alpha and Omega. These words are the first and last letters in Greek alphabet and were used to mean first and last in any list of things. These names indicate the completeness of God, who is the beginning and the end. Other names for God are Wonderful Counselor, Mighty God, Eternal Father, Prince of Peace, God of Israel. Paborito kong makinig ng mga Christian worship and scripture songs. At sa tuwing
maririnig ko mga awiting ito ay tunay na napapaalalahanan po ako na si Yahweh ay nagbibigay ng ating kalakasan. Naging isa po itong life verse ko ang Isaiah 40:31 na tunay na aking pinangahawakan. Ang sabi sa Isaiah 40:31, "But those who wait on the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint." Ano po ba ang ibig sabihin na to wait upon the Lord and renew their strength? Quietly waiting on God, spending time alone with Him in prayer, worship, Bible reading. Sabi nga po dun sa Isaiah 40:31 na ini-encourage tayo na gawin ang mga bagay na makakapag-restore ng ating katawan, makakapag-restore ng ating kalakasan, kaisipan, ating mga mental health na sinasabi natin at ang ating emosyon. Lumayo po tayo or ilayo natin ang ating mga focus sa mga bagay na makakapag-disrupt ng ating pakikipag-ugnay sa ating nag-iisang Panginoon, the one true living God. We need to have time of prayers regularly, hindi lang po yung kapag kakain tayo, ay nakapag-pray na ako kanina kasi kumain. We need to have time of prayers regularly. We need to have regular time of worship. We need to have regular Bible readings, meditation, devotion. Hindi po yung kung kailan lang yung hindi tayo inaantok. Pag inaantok na eh, wala na yung mga bagay na yon. Dapat po ay maglalaan tayo na oras. We need to spend time alone with Him in prayers, worship, and Bible readings. Yun po yung sinasabi sa atin. Regularly. Regularly po yun. Hinihimok o pinakikiusapan ko po kayo, aking mga mahal kong mga kapatid, kay Kristo na pagsumikapan po natin na magkaroon tayo ng quiet time. Huwag na po nating hayaang mawalan tayo ng panahon o oras para sa mga quiet time natin o meditation natin. Magtalaga po tayo ng oras sa isang araw para sa mga gawain ito. Minsan po sa sobrang busy natin, hindi na natin naririnig ang tinig ng Panginoon na nagsasabing, "Mga anak, it is time for the Lord to renew yung mga strength natin." Madalas kong marinig sa mga iba kong mga kapitbahay dito na sila daw ay sobrang nababagot na o sobrang naiinip na dahil sa 2 taon na tayo ay nasa pandemya. Kung tayo ay napapagal, napapagod, nababagot, naiinip dahil sa dinaranas natin ngayong pandemya, alam niyo po ba na ang ating Panginoon ay bibigyan tayo ng iba yung kalakasan sa gitna ng mga nangyayari sa atin. God will empower us para harapin at gawin ang lahat ng ating endeavors na may panibagong kalakasan, renewed strength. At itong renewed strength na to ay mapapisikal, emotional, mental at spiritual. Magagawa po natin ito. We will excel as our strength is renewed day by day through the power of the Holy Spirit in Christ Jesus our Lord and Savior. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang Diyos ay pag-ibig. Mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig.
Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isugo niya sa mundo ang kanyang kaisa-isang anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig. Hindi sa inibig natin ang Diyos, kundi tayo ang inibig niya at isinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan. Mga minamahal, dahil ganoon kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayong magmahalan. Kailan may wala pang taong nakakita sa Diyos, ngunit kung tayo'y mag-iibigan, nasa atin ang Diyos at nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. Mahal tayo ng Diyos. Minamahal ng Diyos ang lahat na nagtitiwala sa Kanya nang higit sa ginagawa nilang paglilingkod. Marami sa atin ang nagnanais na mapaglingkuran ng Diyos. Totoo na gusto ng Diyos na magtrabaho tayo para sa ating pamilya. Nais niya na pamalaan natin ang kanyang mga nilikha. Inaasahan din ng Diyos na paglingkuran natin ang ating kapwa. Sila mga taong mahihina, nagugutom, nauuhaw, walang maisuot at dumaranas ng kabiguan. Inanais ng Diyos na bigyan pansin natin ang mga taong hindi pa nagtitiwala kay Jesus. Pero kahit gaano man kami karami ang ating ginagawa, minamahal tayo ng Diyos ng higit sa ating ginagawa para sa Kanya. Dapat laging alalahanin ang katangiang ito ng Diyos. Maaari kasing dumating ang panahon na hindi na natin siya kayang paglingkuran dahil sa ating karamdaman, pagkabigo o sa mga di inaasang pangyayari. Ito ang panahon na nais ng Diyos na alalahanin natin na minahal niya tayo, hindi dahil sa ating mga ginagawa para sa Kanya. Sa halip, minamahal niya tayo bilang Kanyang mga anak. Tinuturing niya tayong anak ng Diyos. So sandaling magtiwala tayo kay Jesus. Bilang ating tagapagligtas sa kaparusahan, sa kasalanan, walang pagsubok, paghihirap, pag-uusig, gutom, kawalan ng nganib o maging kamatayan, ang makapaghiwalay sa mga anak niya sa pag-ibig ng Diyos na ipinakita sa atin sa pamagitan ni Kristo Jesus. Kung darating man ang panahon na wala na tayong kakayahan o lakas, marahil iyon na ang panahon para magpahinga at namnamin natin ang pagmamahal ng Diyos.